Punta kami ng Sulphur Bath House. Wala pang ligo-ligo. First time namin may experience. I'll see you later. Ito, iti-check namin. Ito yung nirecommend sa amin ng Airbnb namin, Royal Bath House. Yung una namin pinasukan is yung number 5 bath house. Ayaw ni Alan kasi hindi niya gusto yung amoy. Eh sabi ko, ganun naman yung amoy ng sulfur talaga. Teka, medyo madilim. Ito, pasok na kami sa loob. I don't know. Yeah, sauna. Sauna. And then ito. Siguro cold lang to. Ayan, may sitting area pa. And then toilet. Or it's not deep, I think. So, kung marami kami, ano ba yan? Daglag-iglag na yung ano ko. Kung marami kami, kung group to, mas mura akong tutukusin. Pero since tatlo kami, we paid 200 lari. Dito kami imamassage, i-scrub later. Ayan. So, amoy, alam mo na, sulfur, amoy utot. Amoy utot. Ang ganda. Okay. Yeah. This one is probably cold. So maganda to kung group talaga. Kung marami kayo. Yan. Ito yung water namin. And then may towel kami dito. May sheets. Yung slippers. I saw slippers here. Ayan. Nandiyan yung slippers. And then from here, Brenty, kasi dito ka pupunta. What is here? After dito sa hot, you have to go here dito sa cold. Okay? Amoy utot. Yeah, amoy utot. Okay, I'm going to change now. Thank you.
this is Royal Bath House. May isa pang bath house doon. Ayun, super bath house. Siguro next time doon naman kami. So far, okay naman yung experience. Yung nag-scrub sa akin, tsaka nag-massage babae, while yung kay Alan, tsaka kay Brett, lalaki. Para sa amin, ang laki nung nakuha namin. Siguro kung group kami, mas may enjoy namin yun. Kasi talaga ang laki. Hindi naman namin lahat na nagamit or na-utilize. Like yung sauna, sandali lang. And then, yung hot tub, hot talaga. Masarap talaga sigurong pumunta doon kapag ka-winter. Ah, sige, mamaya maghanap na kami ng kakain na nagugutom na kami. I see like you want. Okay. Without pepper, without spices. Yeah. Here's our Caesar salad. Halatang gutom kami, di ba? Ito na kami sa bahay. Mukha akong antok. Pasensya na. Talaga inaantok nga ako after yung magpa-sulfur bath. Sobrang nakaka-relax. Sobrang nakakagutom. Isa na yun. Nakakauhaw. Ang dami namin nakain. Bibisa ko na lang itong explanation ko tungkol sa sulfur bath. Pumunta kami doon. Nag-taxi kami. Mga 10-minute drive from this apartment. Papunta doon. Cost 7 lari. Tapos, dalawang sulfur bath yung pinuntahan namin. Yung unang sulfur bath is yung number 5 na ayaw ni Alan kasi nga, unang pasok namin, amoy utot. Siyempre, ano nga naman may expect, di ba? Ang sulfur, amoy utot. Pero, ayun, lumipat kami. Yung royal bath, recommended siya nung Airbnb namin. So, pagpasok namin, mas subtle yung amoy utot. Very welcoming siya. And very, pagka naman tumagal ka naman doon, nasasaray ka na doon sa amoy. We spent 200 lari. Covered na doon yung private room, which was 140 lari. Tapos yung additional 60, nandun yung nagmasad siya amin, nagbody scrub, towels, slippers, soap, shampoo meron. Pero parang hindi naman namin nagamit yung shampoo kasi nga, nagdala ako ng sarili namin toiletries. Yung tahanad lari na yun is for an hour use ng private room. Tsaka yung massage, tsaka body scrub. Magkasabay na yun na. Siguro, it only lasted 10 minutes. Ganun na kabilis. Yung room kanina pinakita ko, yung 140 lari, may hot and cold na tub. May sauna, may sarili kayong toilet. Tapos may seating area rin. May fan din sa loob. So, may shower na rin. Tsaka yung bed. Hindi bed eh. Hindi siya bed. Hanian, yung parang, basta yung sa massage. Yung sa parang, kusang kayo imamassage, kasama na yun doon. Basta may kita naman sa footage ko kanina kung ano yung mga kasama dun sa 140 lari. Basta may mga mas mura pa doon. May 80, may 100 din ako nakita. Depende na lang sa budget nyo. Pero tingin ko mas makakamura kung group kayo, kung marami kayo. Kasi ang laki talaga nung nakuha namin kanina. Sabi ko nga kay Alan, kung babalik kami, kung magsusulfur bath kami, kuha na lang kami ng mas maliit. Kasi hindi naman namin nagamit lahat. Dahil nga, an hour nga lang yon. Tapos, syempre, hindi namin alam pa kung ano yung mga dapat gawin. Yeah, may plano kami ng magpa-sulfur bath pero sa ibang lugar na para makompare naman namin which one is better. What to bring pag pupunta kayo doon? Wala masyado. Kung pwede nga lang, halimbawa galing kayo sa gala, punta kayo doon, okay lang. Siguro, magdala na lang kayo extra pair of underwear. Ulitin nyo na lang yung damit nyo. Pero kung maate kayo, magdala kayo ng extra set of clothes. Kung gusto nyo, magdala kayo ng extra towel kasi may extra fee din yun. Katulad din ng soap, ng shampoo, ng slippers. Ako nagdala ko ng swimsuit kahit na nasa private room kami kasi nga yung attendant nila Alan tsaka ni Brent talaki. So syempre naman, alam mo, magpakita naman ako. Though yung mga attendant doon is medyo may mga edad na hindi ka na maiilang. Pero alam mo na, just ano lang, decency lang. Kapag nag-private bath kayo, okay sa kanila na magdala kayo ng camera. Welcome naman sa kanila. Go ahead, take videos, pictures, all you want. Wala problema sana. Pero kung nag-public bath kayo, please wag na lang. Consideration na lang dun sa mga kasabay niyo sa public bath. Yung napuntahan namin kanina is dalawa lang. May gusto kong kanina puntahan yung nakita ko lang online. Yun yung susubukan namin next.
bago kami bumalik ng Kuwait. So I hope na covered ko lahat yung tungkol sa sulfur bath experience namin. Yeah. Kailangan ko na mag-nap. Kinaantok na ako talaga. Escalator.